at isa lang po, si Kapiter Mutok. At ngayon po ay tayo po ay mabalad. Dahil kasama po natin ngayong gabi at magbibigay din ng kanyang saloobin sa kasalukuyang pamahalaan. Mga kababayan, makakasama po natin ngayong gabi ang dating Presidential Communication Secretary ng kasalukuyang administrasyon. Walang iba kundi ang butihing kaibigan ng SMNI, si Attorney Trixie Angeles. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Trixie Cruz Angeles, dating kalihim ng press. Yes! Nandito ako para makibaka sa inyo. Dahil naiintindihan ko kung anong ibig sabihin at ang pakiramdam na na biktima ng sariling gobyerno. Wala pa pong hindi pa po nakakadalawang buwan, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman akong ginawa. Wala rin naman po akong kasalanan direkta. Pero mas ninais ko na rin umalis kesa mapagbantaan pang mawalan ng trabaho ang higit 100 mga empleyado dun sa pinapasukan ko. Pupunta tayo sa eleksyon para mamili ng pinuno. Hindi natin inaasahan kapag ang pinuno na yon o ang pamunuan, sila mismo ang gagamit ng dahas sa sariling tao. Sila mismo ang lumalabag sa saligang batas. Sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, trabaho, edukasyon, kulang ang pondo. Parati na bumalik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo, sasabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda-dudang 500 billion na ayuda. Mga kurap kayo! At tila may pondo para sa charter change. Problema, mahal ang pagkain. Nagmahal ang tubig. Nagmahal ang kuryente. Ang mahal ng transportation cost. Ang reseta nila sa atin, charter change at term extension. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas! Bagong Pilipinas, mahal ang bigas! Bagong Pilipinas, mahal ang bigas!
pinoproblema natin, mga basic, mga kailangan natin para lang mabuhay. Ang pinoproblema ng pamunuan, yung mga taong nag-criticize sa kanila. Ang pinoproblema nila, paano sila tatagal sa pwesto? Ang pinoproblema nila, paano pa makakuha ng mas maraming pera? Hirap na po ang taong bayan. Pati mga taong simpleng mamamahayag, kailangan tanggalan ng trabaho. Kaya alam ko ang maging biktima. Alam ko, yung tao na nagtatrabaho lang kayo ng maayos, ginagawa lang yung dapat ninyong ginagawa at dati nang ginagawa, pero dahil takot ang pamunuan sa inyo, kailangan tanggalan kayo ng trabaho at tanggalan ng boses. Justicia! 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 Nagagalak ko po, makita ko yun lahat ngayon. Hindi lang dahil buhay na buhay ang demokrasya, pero dahil panahon na kung tinatanggalan tayo ng boses, titindigan natin ang ating karapatan. Laban kasama ang bayan! Laban kasama! Wala pang 2 taon ng administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Hindi ba yung pagkain pangako yun? Hindi ba yung murang bigas pangako yun? Hindi ba sinabi aayusin kuryente, tubig, internet? Di ba pinangako lahat yun? Nasa na yung pangako? At ito ang naaalala ko. Sabi ng Pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nang bibiktima na ngayon. Nasa na yung pangako ng hustisya? Hustisya! 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 Sana konti man lang compassion, konti man lang simpatiya, marami sa atin naghihirap. Maraming naghahanap ng murang bigas. Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. Pero pag buwan-buwan nakikita natin, nakasakay sa eroplano panayang biyahe. Hindi mo pwede!
bakit? Maliwanag yung hinanaing ng taong bayan. Imposibleng hindi tayo marinig. Andito tayo, publikong lugar. Malakas ang boses. Naka-broadcast, nasa social media. Imposibleng hindi nila tayo naririnig. Hindi!